Sa pagharap niya kanina sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, idinetalya ng whistleblower na si Benhur Luy ang modus at makinarya ng pork barrel scam ng umunoy utak nitong si Janet Limnapoles. Sa dami raw ng pera, hindi na magkasya sa vote. Kaya minsan inilalagay na raw ni Napoles sa bathtub. Tumagi naman muna si Luy na pangalanan ang mga mambabatas na sangkot umano sa scam. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam! Yes, Mel, kalahati ng pork barrel na binigay doon sa mga NGO na binuo di umano ni Janet Limnapoles ay binulsan ng mga mababatas na nag-endorso ng mga proyekto. Yan ang sabi ni Benhur Luy, ang dating tauhan ni Napoles na ngayon principal whistleblower sa pork barrel scam. Naka-bulletproof vest at pinapaligiran ng security personnel si Benhur Luy nang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa paggamit ng ilang mambabatas ng Priority Development Assistance Fund o PDAP. Sabi ni DOJ Secretary Laila De Lima, may nakuha raw kasi silang impormasyon na posibleng malagay sa panganib si Luy. Ayaw na raw sana ni De Lima na dalhin si Luy, pero mas magandang marinig daw ang kwento mula sa pangunahing whistleblower. We would want to ensure, fully ensure his security. We have raw information earlier that there might be security threat leveled against him when he appears today before this honorable committee. 2002 daw nang magtrabaho si Luis sa pinsang si Janet Napoles. Sabi niya, 8 sa 20 NGO nito nakipagtransaksyon para sa pork barrel ng mga mambabatas. Ang 12 NGO para naman sa Malampaya Project. Si Napoles daw mismo ang kausap ng mga mambabatas para piliin kung saan implementing agency idadaan ang pork barrel. Tapos, sila na rin daw ang nag-uusap kung ilang porsyento ang mapupunta kay Napoles at sa mambabatas. Si Ms. Napoles kasi ganito siya, sir. Sasabihin niya, unahin niya, sasabihin niya, kunwari 40%. Tapos, pag hindi pumayag yung kausap niya, sasabihin 50. Halimbawa, sasabihin 50. Sasabihin, baka pwede 45. So pag nag-50, nag-meet sila doon sa pinag-usapan nila, sasabihin niya, babawasan niya ng tax ng 5%. Pagkatapos daw nito, susulat na ang mambabatas sa DBM para humingi ng pondo para sa napiling proyekto. Kapag nilabas na raw ang Special Allotment Release Order o SARO ng DBM, nalalaman agad ni Napoles. Halos kasabay daw nito ang pag-withdraw na ng pera sa banko. So from the elevator, daladala nila po yung pera na yung papuntang sa master bedroom ni Madam. Tapos ilalagay po namin, kasi syempre magcash siya sa kanyang vault. So ilalagay po namin yung ibang, may mga bags na nilalagay namin sa kanyang, sa bed niya. Tapos, sometimes sa bathtub. Maging ang mga kasama sa transaksyon, nababalatuan daw. Bukod sa nabubulsa raw ng mambabatas, meron para sa staff nito, para sa implementing agency, at para syempre kay Napoles. Mga senador, paano pagtanggap nila? Cash? Cheque? Cash po. Cash? Hindi cheque? Meron po na MC pero hindi po nakapangalan sa senador. MC, so okay. Yun sa lower house? Fund transfer ho. Fund transfer. So nagbibigay po sila ng account number. Tapos kinikredit namin sa account nila. Account nila? Opo. Bank to bank? Yes po. Okay. Tapos yung sometimes po... Kung hindi po yung congressman, yung chief of staff. Sa senador po kasi sir, pupunta po yung mga chief of staff sa office. So ang nangyayari po... Sinusundo yung pera, hindi po, hinahatid yung pera. Hindi po. Pero may instances po na ayaw po naman mag-comment, no? Na si Ms. Napoles, pinapaprepare niya sa amin yung pera. So let's say 20 million. Tapos sabi niya, may kausap siyang senador. Hindi naman niya binabanggit sa amin. May kausap siyang senador. Dadali niya yung pera na yun. So pag nagme-meeting sila, ganun. May isang beses daw na pumunta si Luis sa opisina ng isang senador. Pero kahit anong pilit, ayaw nitong magbigay ng pangalan. Hindi mo pwedeng sabihin yung pangalan. Palayaw. Initial. Sexy. Pwede mong tanungin ang sexy kung lalaki o babae? Yung sexy ba, lalaki o babae? Lalaki. Lalaki. Sabi mo yung sexy lalaki. Paano nangyari yun? Kasi po, mahilig sa... Hindi po. Nung una po kasi ano siya,
Mataba daw, tapos biglang pumayat, kaya sexy na ang tawag namin. I would like to place on the record, matagal na ho akong payat, ha? At kami matataka kami dito. At yung kasama ko dito, mataba pa rin daw. May pruweba raw si Louie na tumanggap ng pera ang mga mamabatas dahil may pinirmahang voucher ang nakatanggap ng cash at may account numbers naman siya ng pinadalhan ng pera sa bank account. Walang pinangalanan ng mamabatas sa pagdinig para hindi maunahan ang kasong isasampa ng DOJ at NBI sa susunod na linggo. Giit ni Louie, sinapolis ang mastermind ng pork barrel scam at hindi ito dapat maging state witness. Sabi sa dyaryo kasi, sinasabi ni Ms. Napolis, hindi daw siya mastermind, meron pa daw mas mastermind. May alam ka ba dito? Wala ho. Siya ang mastermind. Siya kasi mastermind. Siya po yung boss ko. Na-establish natin na meron talagang corruption na nangyari at meron pera talagang binigay sa mga legislators. Mel, sa Lunes, posibleng makapagsampa na raw ng kaso yung DOJ laban doon sa mga sangkot doon sa pork barrel scam. Paulit-ulit naman na siniguro ni Justice Secretary Laila De Lima na wala silang kinikilingan at kaalyado man daw o hindi na Pangulo ay kakasuhan nila basta may sapat na ebidensya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamsi Sante.